Hello, Kegel Squad. Since day off tayo ngayon, itutur ko kayo sa mga show homes itong malapit sa bahay namin. So, itong pinuntahan kong bahay is Accolade. So, ang total square feet niya sa main floor is 1,001. And then sa upper floor is 745 square feet. And then meron siyang 3 bedrooms. So, simulan na natin. So, pagtasok mo ng bahay. Pagpasok mo ng bahay, ito yung pinto. Tapos parang may lalagay ng mga jacket dito. Ayan. So, dalawang pintuan. Hindi ko alam kung nalalak pa ito. Hindi siya nalalak. So, ganyan lang siya, bes. Tapos, ayan. Ang ganda ng pagkakalagay nila ng parang fake na plants dito. Or grass or whatever you call it. Ayan. So, ito yung pinaka living room area nila. Sorry, medyo madilim kasi against the light tayo. Pero yan, ayun ang itsura niya. So, ayun yung living space niya. Kung makikita nyo, napakalaki ng window. So, yan. Tapos may fireplace dito sa gilid. Tapos siguro pwede mo na siyang lagay ng TV dyan sa taas kung gusto mo. Or, pwede mo siyang lagay ng TV dito if you guys want. So, meron siyang dining area dito na maliit. Pero it works. Naglagay siya ng table dito, good for four people. Ayan. Tapos ito yung pinaka kitchen area nila. So I like this island. Tapos meron siyang mga chairs sa gilid ng mga best. Tapos ito yung fridge nila, super laki. Ito yung super yung freezer. Tapos ito yung laman. Ito yung pinaka fridge. So super laki mga best. Ang dami nyo may ilalagay dyan. Tapos maraming mga cabinet din. So, may cabinet dyan. May cabinet dito. Yan. Tapos may mga drawers. Yan. Yes. Tapos ito yung pinaka gas range niya. Ayun pala. Ano tawag dito? Parang oven niya. Luto-luto. Tapos ito yung pinaka exhaust fan. Tapos naglagay sila dito ng parang coffee machine. Good. Favorite ni Brian yung ano mga ganyang klaseng coffee machine kasi makakapaggawa siya ng espresso. So ito yung pinaka main floor nila. So super ganda kasi open space siya, which I like. Tapos meron siyang sink dito, napakalaki ng sink niya. Wala nga lang siyang hati pero okay na siya. Yeah, so ito din yung sink niya na nahuhugot. So malaki yung sink, tapos nandito yung dishwasher. Tapos sa gilid, which is advisable para sa mga matatanda, tulad ko si Mami at Daddy kasama ko sa bahay, meron siyang sariling kwarto dito sa main floor. Ito, parang storage area. Ito yung pinaka first bedroom. So, super spacious. Ayan, tingnan natin to. Closet siguro to. Yan, ang daming nilalagyan ng mga damit. Tapos meron din dito nilalagyan ng damit. Yan, so meron siyang two storage areas. Tapos, ito yung pinaka bed niya. Parang queen size to king size yata itong bed niya. So, nagkasya siya. Ang laki ng wall sa gilid. Tapos, meron siyang extra space sa gilid kung gusto niya maglagay ng coat hanger. Let's see kung meron siyang sariling washroom. Meron din siyang sariling washroom. So, ito yung washroom niya. So, meron pang his. Tapos, meron pang hers. Tapos, may mga storage din siya. May mga dress. May mga drawers. Yan. Tapos, toilet. And then, yung shower area. Ganda siya. So guys, punta tayo sa may second floor. Ito pala yung papuntang second floor. Meron naman ditong cabinet storage area. So pwede ka maglagay ng kung ano-anong dyan. Tapos dito is, pagpunta mo dito, is parang meron ditong public CR toilet para sa mga bisita. Habang kumakain sila, pag gusto nila mag-washroom, dito sila. Tapos akyat tayo, guys. So, ito, nung tinanong ko siya sa mga sales lady, this is 420,000 Canadian dollars. So, hindi ko alam kung magkano yung down payment ngayon. I think 5% or 10% pa rin. So, pag-akyat dito, another common space. So, meron na siyang parang living space sa baba. Tapos, meron naman siyang living space dito. So,
very spacious. Naglagay sila ng couch dyan na L-shaped. Tapos ito yung TV. Tapos very good view din, mga beso. Yan. Tapos, may kwarto dyan at may kwarto dito. So, ito yung bedroom number 2. May closet. Yan. And then, ito yung room. Maganda siya, guys. Ah, I like this idea na couch na parang bed. Diba? Medyo maliit. So, siguro, pwede siya sa mga anak nyo na mga teenager. Kung gusto nyo. As I like the dresser, mga guys. Parang siyang vintage na lumang-luma na hindi mo maintindihan. But it's good. I like it. As meron siyang sariling nalagyan ng mga damit dito. Tapos, oh my goodness. So, kung makikita nyo, ito yung common area. Nandiyan pa din yung mga lalagyan ng mga damit. As washer and dryer. At then, this is the other room. So, itong other room, meron siyang sariling dresser din. Ay, nalagay ng mga damit pala. Tapos, dresser. So, maliit din siya, pero it's good. It works good. So, ito yung pinaka-common washroom nila sa shared room sa may second floor. May tub, may lalagyan na ng mga sheets, mga towels. Tapos, isang sink. Tapos, toilet. Tapos, meron din siya nalagyan dito sa baba. Yeah. So, that's the first house. Yung second vlog ko, ay yung next na vlog ko is punta tayo sa second house. Okay?